At dahil tapos na ang ating concert series, kaya ngayon ipapasyal ko naman kayo sa painting exhibit dito sa may EB Town Center. Tara! I-check natin kung gaano kagagaling ang mga artist natin at kung gaano kagaganda ang mga work nila. Check natin isa-isa. Kikilatisin natin. Ako personally, kapag tumitingin ako ng mga paintings, nakaka-relax yung pakiramdam. Parang nakaka-good vibe lang at saka nakaka-peaceful ng heart. At sobrang amazed talaga ako sa mga details ng work. Sa choice of color, talagang ang galing. Palibasa, hindi ako talaga painter. Kaya sobrang amazed ako kahit sa mga small details. Tingnan nyo naman, buhay na buhay ang painting. Parang akala mo talagang may fish sa aquarium kang pinapanood. Ito rin ang ganda ng details at ang ganda ng color combination. Oh my God, lalo na to, nagutom ako sa mga tinapa na yan. At ang panabong na manok, buhay na buhay, pati kulay. Eto rin, hindi magpapatalo ang mga fruits and veggies na buhay din. Mas mukha pa ngang fresh to kaysa dun sa palengke minsan, eh, no? Ay, iba rin to. O, tingnan mo. Let's go back memory lane sa ating pagkabata. Eto, dito rin ako isa pang nabibilib sa mga black and white painting na kahit black and white, pero grabe yung details at kitang-kita mo yung concept ng painter. Eto pa, mapapa back to childhood ka talaga. O, diba? O siya ngayon, mag-baon seryo na naman tayo. Another baon seryo edition. Check out! Eto, nakapag-cake na naman sila galing sa Teacher's Day yan. Yung mga regalo sa anak ko na pupunta sa mga kapatid. Thank you.
Yan, since tapos na tayo sa umaga at mga baon serie edition natin, ngayon naman magluluto ako ng lunch. At syempre, gagamitin ko itong chicken na nabili ko. So ayan, nag-gisa lang ako ng sibuyas, lagyan ko ng bawang. Tapos, maglalagay din ako ng kamatis. Sali ko lang lahat yan dyan. At syempre, pagkatapos ng kamatis, nilagyan ko rin yan ng bell pepper. At nilagay ko rin yung chicken na hiniwa ko. Nilagyan ko rin yan ng soy sauce. Konti lang. Tapos, tinakpan ko lang para maluto siya sa sarili niyang mantika. Yan, lalagay ko na rin yung ating patatas at carrots na hiniwa. Yan. At lalagyan ko rin siya ng oyster sauce. Ito yung binibili kong brand na oyster sauce kasi pag chinek mo yung sodium, ito yung less yung sodium. Although hindi siya ganun kababa, but still compared to other brands, ito yung ano, less yung sodium. Nilagyan ko na nga rin pala yan ng tubig at lalagyan ko rin siya ng ketchup. At hahalu-haluin lang ng konti. Halo-halo! Yan, pag nahalo ng konti, tatakpan lang at hayaan kong kumulo. At nakita nyo naman ang bilis, kumukulo na agad. Halo ng konti, baka dumikit sa ilalim. Yan, lalagyan ko na rin siya ng ground pepper. At takip ulit, syempre. Konti pa, papa-absorb pa natin ng konti yung sabaw para medyo malapot siya ng konti. Yan, parang mga ganito, na-absorb na niya ng konti yung sabaw, kaya mas malasa na siya. Yan, okay na to, kaya ililipat na natin sa lalagyan. Ayan, may ulam na tayo. Tawag ko dito, chicken stew. Kanin na lang. At since nakapagluto tayo ng tanghalian ngayon, magluluto ako ng hapunan at gusto ko may sabaw, mainit. Kaya naisip kong magsinigang na salmon. Eto nga, na-prepare ko na yung mga gagamitin ko. At syempre, ang gagamitin ko salmon, yung salmon scrap lang. Kasi mahal yung mga good cut. Pero at least you'll get the same nutrition. Kaya okay na to. So, napakulo na ulit ako ng tubig, nilagyan ko ng sibuyas at kamatis, ilalagay ko na rin yung gulay ko, tulad ng okra at sitaw. So, papakuluan lang natin yan ng very light. O, ayan na nga, diba ang bilis, kumukulo na siya agad. So, ano na next natin gagawin dito since kumukulo na? Kasi ang purpose lang naman natin dyan, medyo crunchy pa dapat yung gulay. So, nilagyan ko na ng sinigang mix. Kasi wala na akong mabiling fresh na sampalok at pipigain ko pa at dudurugin. So, yan na lang. Ready na lang. Instant mix. Yan. Halo-halo ng konti. Hinuli ko na talaga yung ano, yung salmon. Kasi madali lang naman talaga ano, maluto yun. Pag nilagay ko agad, baka madurog na siya. Doon sa sinigang natin. Kaya panghuli talaga siya. Save the best for last, ika nga. At syempre, since nilagay ko na yan, lalagyan ko na rin yan ng paminta. Ground pepper ang ilalagay ko. Yan, naglagay na rin ako ng konti pang asin.
So ayan na nga, okay na. So nandun na tayo sa ating gulay. Huhuli ko na yung aking dahon at yan yung kangkong na nabili ko. Huhuli ko siya para hindi naman siya masyadong lanta o malata. Para medyo crunchy pa siya. Kaya panghuli lang siya. At papatayin ko na rin yung apoy para pag tinakpan ko yung kaldero natin, maluluto na siya dyan. Hindi na kailangan ng paapoyin pa. Papatayin ko na yung apoy. Ready na yan. Ready to serve. Ay, munti ko nang makalimutan ang aking siling haba na nanilaw na. Ayan. Lalagay ko na rin siya. Tatakpan na natin. Na talaga ang ating sinigang. Ready na to. Sasalin ko na. Ito na nga. Ready na ang ating sinigang na salmon. Kakain na tayo. May mainit pang kanin. Next time ulit.